Musngis! Good morning! At ngayon ay gagawin natin ang part 2 ng aking Can't Say No Challenge. Maaga ako nagising ngayon. 6 a.m. pa lang. Yay! Kadalasang gising ko ay mga 10:30 or 11 a.m. At dahil nga maaga ako nagising ngayon, gagawin natin yung isang challenge na pinapagawa sa akin mula kay Ate Michelle Bautista na gawin ko raw yun all day. At ang pinapagawa sa akin ay magsuot daw ako ng sexy na damit. Sobra ako na problema dito kasi unang-una, hindi naman ako nagsusuot ng sexy na damit. Pangalawa, wala rin naman akong pang sexy na damit. So, ngayon, ang gagawin ko ay maghahanap ako ng sa tingin ko ay sexy na damit na yon. Kaya, magpapalit na muna tayo. Sobra akong nahirapan dito, Ate Mitch. Pero wala akong choice kundi gawin. So, challenge accepted. Ayan, nakapagpalit na ako ng damit. Ito nga yung pinaka-sexy na napili ko. Yung t-shirt ng ina na ginawa kong sleeveless. Tapos yan, nagsuot lang ako ng cycling. Para sexy! Oh my God! Wow! Sa tingin ko, sexy na ako kapag suot ko yung damit na to. Sana okay na to sa iyo, Ate Mitch. Walang-wala talaga akong damit na pang sexy dito. Pagtsagaan mo na tong suot ko. Hindi ko sure kung matatapos ko yung araw na to na ganito yung suot ko. Kasi hindi talaga ako komportable sa ganitong suot. Ngayon pa lang na nag-uumpisa ako, feeling ko hubad ako. Kasi ewan ko, basta hindi ako komportable. Pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para malampasan yung challenge na to. At hindi na ako uulit. Feeling ko tuloy ako si Ivana. Sobrang sexy. Kasi hindi sexy yung katawan ko, yung suot ko pala yung sexy. Ang pangit ko. Nakakainis. Tara magkape mga kabungisnis. Tsaka pandesal. Almusal. Sobrang humahanga ako dun sa mga babae na ang sa-sexy nilang magsusuot. Natutuwa akong tingnan na ganun silang magsuot. Pero hindi ako naiinganyo. Dati pa naman akong ganito na hindi talaga ako nasusuot ng sexy na damit. Hindi ko alam pero hindi talaga ako komportable sa ganitong suot. Feeling ko matutulog na lang ako after nito. Para matapos na yung araw na to, Ate Mitch. Oh my God. Ang gagawin ko naman ngayon ay mag-workout. Pa 2 days ko na to. Sana ay tuloy-tuloy na. Naisipan kong mag-workout kasi tumataba na talaga ako. Gusto kong ibalik yung dati kong katawan. Baka sakaling sumeksi ako, kawo-workout. At ma-achieve ko na yung pagsusuot ng sexy na damit. Kung sakali man, na matutunan ko talaga. Sobrang bigat na ng katawan ko. Pagod. Babalikan ko kayo mamaya mga kabungis-ngis kasi maglalaba muna ako. Kakaririn ko muna ang pagiging Ivana ko today. See you later! Nakatapos na ako maglaba, kumain na rin ako ng tanghalian. Hindi ko na lang na-vlog kasi naka-charge yung cellphone ko. Ngayon, ang gagawin ko naman ay maliligo na ako. Hindi ko na kaya, Ate Michelle. Gusto ko nang magpalit ng damit. Hindi talaga ako mapakali. Feeling ko kay na pa akong nakahubad. Ayoko talaga ng gantong suot. Hindi ko man 100% na nagawa yung challenge mo para sa akin. Pero ginawa ko ang lahat para
masubukan yung gantong suot. Pero hindi ko talaga kaya. Pero hindi ko talaga kaya na maghapon. Sorry. Ikaw nang bahala, Ate Michelle, kung nagawa ko ba or hindi yung challenge na to. So yun, maliligo na ako at magpapalit na ako ng damit. Ayoko na ng damit na to. Ang sunod natin gagawin ay mula kay Joanna Erica Olea. At ang pinapagawa niya sa akin ay i-chat ko daw yung ex ko at sabihin ko daw na, "Hello, how's your life?" Yun. Challenge accepted. Okay lang naman sa akin. Ewan ko lang sa kanya. Pagpapaalam ko na din sa kanya na ipapublic natin to kasi yun nga ang request sa challenge ko na ito. So yun, search na natin. Okay naman ako. Hindi tayo makakausad kung hindi tayo magpapatawad. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo may nagagawang kasalanan. Pero wag na wag natin kakalimutang magpatawad. Mahirap mag-move forward kapag kinikim-kim mo pa yung sakit. Okay na ako. Tao lang tayo, dapat nagpapatawad din tayo. Okay? Okay. Okay na yun. So, si-search ko na yung pangalan niya. Pakita ko sa inyo. So, ayan, isi-search na natin. Hindi ko lang sure kung sasagot siya. Pero, i-try natin. Ayun, na-chat ko na siya. Hindi ko lang alam kung magre-reply siya sa akin. Kasi hindi pa niya nababasa. Hintayin na lang natin kung magre-reply siya. Tama ba yung ginawa ko? Yaman na. Si Joanna kasi. Pero okay lang naman. Ngayon, ang gagawin ko naman ay ang pinakahuli na challenge sa akin mula kay Mark Kevin Forneste. At ang gagawin ko raw ay, sumayaw daw ako ng mga sayaw sa TikTok.
kung ano yung ayaw kong gawin ay siyang mga pinapagawa talaga sa akin. Pero wala naman akong magagawa kundi mag-yes. So, challenge accepted. Feeling dancer! Sobrang tigas ng katawan ko! Ang tigas ng katawan ko! Ang pangit ko! Wala sa tono! Wala na nga sa tono kumanta, wala pa sa tono sumayaw! Oh my God, Kin. Hindi ko pala alam yung step. Pero ayoko na sumayaw. Ayoko na. Ang napapanood nyo po ay hindi sayaw. Ito po ay practice lamang. Nakakahiya na yung pinagagawa kong to. Oh my God. Ayoko na! Pag sa tigas ng aking katawa. Ang pangit sumayaw. Heaven, ito lang yung alam kong sayaw sa TikTok. Dahil hindi ko talaga pinag-aaralan yung mga sayaw sa TikTok kasi hindi naman ako nagsasayaw. Okay na yun ha. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para makapagsayaw. Kahit mukhang ewan ako. Ang pangit ka sumayaw. Kailangan ko yatang pakuluan ng maraming beses yung katawan ko para lumambot. Ang pangit ka sumayaw. Nakakainis. Nakakahiya tuloy. Kayo na ang bahalang humusga sa aking pagsayaw. Pero sigurado ako na hindi talaga maganda. Ang pangit ka sumayaw, nakakahiya. Yehey! Natapos ko din gawin ng mga pinapagawa niya sa akin. Mula dun sa part 1 hanggang part 2. Sobrang hihirap. Sobrang hihirap ng mga pinagawa niyo sa akin. Pero ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para sa inyo. Sana ay nagustuhan niyo at sana ay nag-enjoy kayo. Hindi ko lang na-enjoy yung lasa ng kape, toyo, suka. Sobrang... Lahat mahirap, pero kinayo ko. Dahil sa inyo. Thank you sa panonood at sa inyong suporta. Huwag niyong kalimutang mag-like, share, subscribe, and click the notification bell para sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you for watching and spread happiness and love mga kabungis-ngis! Bye-bye!